MCX Susana Heights. Good morning, road trip friends. Isa na namang bagong araw ng pagjo-joyride. Isasama ko na naman kayo uli sa isang masarap na joyride. At hulaan nyo kung saan tayo papunta. Today, tayo ay papunta sa Laguna! Yay! Ijo-joyride ko kayo, ipapasyal ko kayo kasi meron akong imi-meet na dealer ko doon. At para medyo exciting sa mga hindi pa nakakakita nung tinatawag na Turbina Bypass Road papuntang Calamba, doon ko kayo idadaan. Yun yung ipapakita ko sa inyo today. And may biniling kasi si Commander, bumili daw ako ng kinulob na itik sa itlog ni Kuya shop sa Calamba. So hopefully merong inventory para makabili tayo. Kung wala man, susubok tayo nung lettuce Buko pie. Para sa mga kabayan ko na may matagal nang hindi nakaka-uwi sa Pilipinas, sana makabili tayo ng lettuce Buko pie at ma-food tasting, ma-food review para sa inyong lahat na miss na ang lasa ng ano ba ang tunay na masarap na Buko pie. So let's proceed with today's road trip. That Pinoy road trip in the house. Good morning, road trip friends. Kitang-kita na yung bundok Makiling, oh. Diyan tayo papunta sa bundok Makiling, Makiling sa UPLB. Papunta tayong Los Baños. Tollgate na, Calamba. So, ayun na yung bundok na Makiling, ano. Kitang-kita na, kakalagpas lang natin ng kanlubang. Oh, from here, start ko na kayong i-guide papunta doon sa Turbina Bypass Exit Labas Calamba. Update later. Oh, pag nakita yung signage na yan, Turbina Real, pumorma na kayo dito sa kanan. Madadaanan nyo itong mahabang tulay na ito. Tapos wag kayo doon sa side ng Calamba, kakanan kayo dito sa may Turbina na ito. Calamba pa rin ito, pero ito yung papunta sa Santo Tomas, Batangas. O, palatandaan, dapat madaanan mo yung Toyota Calamba na yan. Natandaan din, dapat makikita mo yung malaking tower na yan na puro parang radar. Tapos dito sa the side na ito, DLTB Company. Pag nakita mo yung mga yan, you're on the right track. Makikita mo itong NU, itong University yan, ng Laguna. Pag nakita mo yung Ayala Greenfield Estates na signage na yan, kakaliwa ka na. Papasok na ito doon sa bypass road. Kaliwa, ito na yung papasok niya, Ayala Estates. Ayala Estates, ang ganda-ganda dito. Yung tulay niyang tumatawid sa SLEX. Ganda, no? Diniretso mo, Ayala Greenfield Estates. Dito sa left na side ng fork, ito na yung pabuntang Calamba and Los Baños. Ang ganda-ganda dumaan dito, no? Gustong-gusto ko nagdadrive dito. Ang ganda-ganda nung tanawin. Green na green. Huminto muna ako, no, para mas makita nating maigi. Dito sa bypass road na ito, dito sa medyo mataas na portion, kitang-kita na yan, no. Yan na yung Laguna Lake. So, maraming isda dyan na mga kanduli, tilapia. Isa yan sa mga major source ng isda na pagkain natin sa Metro Manila. Ayan ang kitang-kita yung lake from here. Ang ganda-ganda, oh. Laguna Lake. Huminto muna ako, road trip friends, ha? Kasi may importante tayong kailangan daanan. Meron akong misyon muna. Nakikita nyo yan? Ilalapit ko, ha?
itlog ni Kuya, kabilin-bilinan ni Commander, wag daw akong uuwi pag hindi ako nakabili ng kinulob na itik. Pag wala daw akong pasalubong na kinulob na itik, wag na daw akong umuwi. Eh syempre, tayo ay isang macho. Macho Nurin, kaya kailangang bumili ng itlog na itik. Tara! Tara, tawid tayo. At makabili ng itik. Oh, yan ang bibilin natin. Crispy fried cherry duck. Sana meron. Peking, peking duck yan natin, no? Frozen. Sa bahay ko na ipiprito. Ito po. 360. Thank you. Magkano pong itlog na malak ngayon? Oh, thank you, itlog ni Kuya. May pasalubong na tayong taking duck. Let's go! Let's go! May pasalubong na tayo kay Commander. Fried itik, taking duck. Yehey! Hindi na ako mag-Google Pay. Yehey! Mga road trip friends, pakita ko muna sa inyo, no, kung ano ang itsura ng Peking duck na binibili ko. Ayan, tingnan nyo, frozen siya eh. Hindi ko pinapaprito kasi imi-meet ko pa yung dealer ko dito sa Laguna eh. Medyo mga 2 to 3 hours kami mag-meet. Eh kung pinaluto ko na ito, sagi na siya pag uwi. So ang desisyon ko, sa bahay na namin ito ipiprito. Kaya naman namin itong iprito pagdating sa bahay para ang sarap-sarap niya pag time na kakainin na namin. So, admittedly, medyo expensive this one kasi wala yung regular na fried itik eh. Ito yung Peking duck na variety, pero paminsan-minsan lang naman eh. So, treat ko na kay Commander, at napakabait naman ni Commander na lagi po tayong inaalagaan at laging inaalagaan ng mga bata. Joke ko lang po na ginugulpi ako ni Commander. Ang totoo po niyan eh, ginugulpi niya ako sa alaga at pagmamahal. So ito po ay aking regalo at pasalubong naman sukli ko sa kanyang pagmamahal na binibigay lagi po sa atin. Ano, maraming salamat, at tayo tutuloy sa ating mga susunod pang gagawin dito sa Pinto. Muna tayo sa Letty's Buko Pie, at tayo bibili ng Buko Pie. Bili muna tayo sa Letty's Buko Pie. Bagong luto. Tatay, magkano? Yan, bagong luto. Thank you. Letty's Buko Pie. Ang sarap. Okay. So may pasalubong ulit tayong dagdag para kay Commander. Letty's Buko Pie. Yung mga sanay dito sa Las Bañas, ito binibili kasi sabi nila ito daw yung talagang masarap dito. Well, kanya-kanyang preference yan. Basta ako, ito paborito kong bilhin na Buko Pie. So dyan po muna nagtatapos ang ating joyride adventure today sa Laguna, at tayo po ay magkita-kita sa susunod na road trip. Sana po kahit paano kayo ay naiparamdam ko uli sa inyo ang sarap ng biyahe sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!